Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Babae sa Pusod ng Gubat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay base sa tunay na karanasan ng isang matandang lalaki na itago na lamang natin sa pangalang Lando. Nangyari ito taong 1980 sa isang tagong baryo sa gitna ng Sierra Madre sa Hilagang Luzon. Hindi na lamang tutukuyin ang eksaktong pangalan ng lugar upang maproteksyonan sa lahat ng panahon at pagkakataon ang lugar na ito. Sa isang mahamog at masukal na gubat sa itaas ng bundok ay naglalakad si Lando ng mag-isa. Isa itong botanist at pinag-aaralan ng mga endemic at exotic na halaman sa kabundukan na iyon. Subalit, ilang sandali pa'y makikita na ang pangungunot ng kanyang noo at nagsimula siyang magpalinga-linga sa paligid. Bay, parang nagpapaikot-ikot na lang ako dito ah. Kanina pa ako pabalik-balik sa paanan ng punong ito. Mukhang naiinkanto na ako. Isang beses pa'y sinubukan niyang maglakad at doon niya napagtanto na totoo nga ang kanyang hinala. Isang malaking puno ng balete ang nasa kanyang tabi. Nang kanyang mapagmasdan ay parang kumakaway-kaway ang mga baging at dahon. Sumasabay marahil sa banayad na pag-ihip ng hangin. Kung mamalasin ka nga naman talaga oh. Totoo kaya na kapag binaligtad ang damit hindi na ako maliligaw? Agad niyang binaligtad ang kasuotan. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Halos 30 minutos ang kanyang nilakad nang sa wakas ay mapansin nga niya na iba na ang daang tinatahak. Wala na ang puno ng balete. May nakita siyang isang munting dampa sa gitna ng kakahuyan. Maliit yun at gawa lang sa mga pinagtagpi-tagping mga sako. Tabla at mga dahon ng anahaw ang bubong. Sa palagay niya ay kasya lamang sa 2 hanggang 3 tao ang pwedeng manirahan sa ganoong kalaking tahanan. Lumapit siya dito. Sumilay ang isang magandang ngiti dahil naisip niya na sa wakas ay makakainom na siya ng tubig. Uhaw na siya. Nauubos na kasi ang baon niyang tubig. Tao po! Tao po! May tao po ba dito? Tahimik ang loob ng kubo. Tao po! Pagdakay may narinig siyang mga kaluskos na galing sa loob. Hindi niya mawari ang sarili ngunit ang mga kaluskos na yon ay tila naghatid sa kanya ng kaunting kilabot. Sinabayan pa ng malamig na ihip ng hangin. Lumangit-ngit ang pinto pagbukas. Sino ka? Napatunga nga ang binata sa babaeng nagbukas ng pinto. Matangkad, maputi, mapungay ang mga mata at may makikipot na pulang labi. Napakakinis ng balat nito at hindi niya maiwasang hagurin ng tingin mula ulo hanggang paa ang anyo ng babae. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito sa lugar ko? Inis ang nararamdaman ni Azon sa estranghero sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanyang katawan. Hawak niya sa kanang kamay ang isang matalas na itak. Paumanhin, magandang binibini. Huwag ka matakot, hindi ako masamang tao. Hindi masama? Lahat ng kauri mo ay masama. Sigurado ako doon, kaya sumagot ka ng matino. Anong ginagawa mo dito sa teritoryo ko? Naligaw ako kaya napunta ako dito. Hindi ko alam kung papaano bumaba sa kapatagan . At ano naman ang ginagawa mo dito sa taas? Nagpakilala ang lalaki ayon sa trabaho niya at kung ano ang ginagawa niya sa bundok. Siguro naman ay hindi pa huli para magpakilala sa maayos na paraan, hindi ba? Umalis ka na. Hindi bagay ang isang tulad mo dito sa akin lupain. Masyado na itong malayo sa nayon. Akma nitong isa sa rampinto subalit pinigilan niyo ni Lando. Sandali. Mari bang makainom? Uhaw na kasi ako . Hindi. Nakikiusap naman ako. Parang awa mo na, maski konti lang. Tinitigan siya ng dalaga. Tila tinitimbang kung dapat ba niyang pagkatiwalaan ang estranghero.
yun ang pangalawang pagkakataon na makakita siya ng ibang tao. 10 taon pa lang siya noon nang huli siyang makakita ng mga katulad nito. Habang tinitingnan niya ang kabuuan ng lalaking yun, ay unti-unting nanumbalik ang malinaw na alaala ng masalimuot na nakaraan. Lumaki sa lola ang batang si Azon. Sanggol pa lamang ito ay ang matanda na ang nag-alaga sa kanya. Namatay kasi sa panganganak ang kanyang ina. Hindi niya kilala kung sino ang kanyang ama. Dahil nang mabuntis ang nanay niya ay hindi ito pinanindigan ng lalaking nakabuntis. Isang kwento ng masaklap na kapalaran sa pag-ibig. Bagamat ganoon ang sitwasyon, ay tinanggap pa rin siya ng buong buo na matanda. Mahal niya ang nag-iisang anak kaya hinayaan niya na buhayin nito ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. 9 buwan na pinunaan ang nawalang pagkalinga. Inilagaan nilang mag-ina ang pinagbubuntis nito. Bagamat hindi nadala maski 1 beses sa ospital ang babae para sa check-up, ay naging maayos naman ang kanyang pagbubuntis. Ngunit hindi inaasahan ng dalawa na ang pagsilang sa sanggol ay magdadala ng isang malaking problema. Matapos na maipanganak si Azon, ay namatay ang kanyang ina. Labis na nalungkot si Lola Martha. Saksi ang mga halaman at mga panggabing hayop sa naging pagluluksa na matanda. Malalakas na pagpalaho ng iyak ang maririnig sa pusod ng gubat. Ngunit nang marinig niya ang maliit na tinig ng umiiyak na sanggol, ay biglang napawi ang sakit na nararamdaman. Nilapitan niya yon at kinarga. Matapos putulin ang pusod na nag-uugnay sa kanilang mag-ina, ay pinaligukan niya ang sanggol. Nilinisan at binihisan. Pinainom ng likidong makapagbibigay ng lakas sa mga tulad nila. Si Lola Martha ay isang istriktang lola. Ayaw na ayaw nito ng maingay lalo na kapag gabi. Kaya tamang-tama lang sa kanilang maglola ang lugar na kanilang tinitirhan. Malayo sa kapitbahay at sa mga matang mapanghusga. Naalala ni Azon na madalas kapag hating gabi ay nagigising siya at nakikita niyang palihim na umaalis ang kanyang lola. Naiiwan siyang mag-isa. Ngunit dahil hindi naman namulat sa mga kwento ng kababalaghan ng bata, ay hindi ito natatakot. Normal lang yun sa kanya. Madalas ay 10 oras ng gabi din nakikita niya ang matanda na nagtitirik ng itim na kandila. May librong itim sa harap at binabasa. Pagkatapos yung gawin ng lola niya ay nagpapahid ito ng langis sa buo niyang katawan. Hanggang sa isang pagkakataon, bandang 2:00 na madaling araw. Habang nakahiga si Azon sa kanilang silid, ay narinig niyang muling lumangit-ngit ang pinto nila. Nagising ang inaantok pa niyang diwa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata upang makita ang ginagawa ng kanyang lola. Lumabas ang matanda. Bumangon siya at marahang sinundan yon. Nakatingkayad pa ang kanyang mga paa upang di makalikha ng kahit na kaunting ingay. Sumilip siya sa bahagyang nakaawang na pintuan. At doon ay muli niyang nakita ang lola na nagpapahid muli ng langis sa katawan. Kakaiba ang nararamdaman niya ng gabing yon. Malinsangan ang ihip ng hangin gayong magdi-Disyembre noon at amihan ang umiikot-ikot na kahanginan. Umalingasaw ang isang nakakasulasok na amoy. Narinig niya ang pamilyar na pag-ungol na matanda at parang tunog ng isang baboy. Hindi niya matagalan tingnan na matanda dahil namulat siya sa turo nitong huwag titingin sa mga taong walang saplot. Itinuro sa kanya kung paano rumispeto di lamang sa katawan niya kundi sa katawan ng iba. Sagrado ang bawat katawan ng isang individual at hindi yun dapat na dinudumihan ng kahit na anumang uri ng dumi na maaring magmantsa. Pinakinggan na lamang ng bata ang mga ungol at ingay na naririnig niya mula sa labas. Pagdakay, bumalik siya sa higaan at sinubukang muling matulog. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog subalit sa muling pagmulat ng kanyang mga mata ay alam niyang hindi pa sumisikat ang araw. Masyado pang madilim sa labas.
hanggang sa narinig niya na may papalapit at tumatakbo ito na mabilis. Agad siyang lumabas nang marinig ang boses ng kanyang lola na tinatawag siya. Apo! Apo! Buksan mo ang pinto! Dali! Humahangos ito at hingal na hingal. Napansin niyang duguan ang kanyang lola. Puno ng sugat at latay ng latigo ang mga braso nito at likod. Agad niyang dinaluhan ng matanda dahil nakitaan niya ito ng labis na panghihina. Apo, halika dali. Pumasok na tayo sa loob at isarado mong maigi ang pinto. Paulit-ulit na tinanong ng bata kung ano ang nangyayari. Subalit, hindi siya sinasagot ng maayos na matanda. Makinig ka, Apo. Kailangan natin magtago. Kahit ano ang mangyari, ay huwag na huwag kang mag-iingay. Dali! Naguguluhan man, ay sinunod na lang ng bata ang kanyang lola. Mabilis itong kumilos at bawat sabi na matanda ay agad siyang tumatalima. Binuksan ng lola ang isang sikretong taguan kung saan ay mayroong maliit na butas sa ilalim ng kanilang kubo. Ang butas na yon ay nagsisilbing isang maliit na tunnel na nagdurugtong sa bahay nila at sa kanilang bakuran malapit sa pinakamalaking puno. Kailangan mong mabuhay, Azon. Ipangako mo sa akin na hindi ka lalabas. Ipangako mo! Tumango ang bata. Yakap-yakap nito ang manikang basahan na ginawa pa sa kanya ng kanyang lola. Marungis yon subalit mahal na mahal ng bata. Kinakausap, kunwaring pinakakain at itinuturing niyang isang natatanging kaibigan. Narinig ng maglola ang ingay na nagmumula sa mga paparating na tao. Sumisigaw ang mga ito at tila galit na galit. Mahal na mahal kita po. Tatandaan mo yan. Ang mga tao ay may daladalang mga sandata tulad ng matutulis na kahoy, itak, buntot pagi at iba pa. May mga bitbit din silang mga sulo na siyang gamit nilang ilaw upang makita ang daang dinaraanan, papunta sa pusod ng kagubatan. Nang makita nila ang maliit na kubo ay pinalibutan nila ito. Yan na siguro ang bahay ng aswang na inaabol natin. Sige, palibutan nyo! Kailangan nating mahuli ang perwisong aswang na yan na hindi na makapaghasik ng lagim sa baryo natin! Sinang-ayunan nito ng kanyang mga kasama. Maingay ang labas ng kubo. Tinakpan ni Azon ang kanyang mga tenga ng dalawa niyang kamay. Nalilito ang bata at doon lang niya naramdaman ang kakaibang pakiramdam na bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso. Medyo nahihirapan siyang huminga lalo na't masikip ang kanilang pinagtataguan. Sigaw ng mga tao sa labas, patayin ang aswang. Tahimik lang ang maglola sa loob ng kanilang pinagtataguan. Mabilis na tinakpan ng isang tela at upo ang gawa sa kawayan ang butas na yon matapos iabot kay Azon ang isang bagay na pamilyar sa kanya, ang itim na libro. Walang mag-aakala na may sikretong taguan kahit napasukin pa yon ng mga tao. Hindi na nakita ni Azon ang lola pagkatapos itong sarhan ang butas na kinaroroonan niya. Paalam, mahal ko nga po. Paalam sa'yo. Yun ang uling mga kataga na narinig ni Azon sa kanyang lola. Takot na takot ang batang si Azon, lalo na nang marinig ang malalakas na sigaw ng taong bayan. Narinig niyang lumangit-ngit ang pinto ng kanilang kubo. Narinig niyang tinatawag na halimaw ang kanyang lola. Isang salot, aswang. Sinubukan niyang kumilos at gumapang siya sa butas na yon hanggang sa marating niya ang kabilang dulo. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola na huwag lalabas. Subalit sa pagkakataong yon ay naging matigas ang kanyang ulo. Nag-alala siya sa kanyang lola. Lumabas siya ng lagusang yon at nagkubli sa likod ng malaking puno. Nakita niya ang lola na nakatali. Ang mga tao naglalagay sila ng mga kahoy sa palibot na matanda. Galit na galit ang mga ito at isinusumpa ang taong bihag nila. Saksi siya sa naging pagpapahirap ng mga tao. May mga pumulot ng bato at pinagbababato ang walang kalaban-laban na matanda. Walang nagawa si Azon. Tahimik lang niyang pinapanood ang mga pangyayari. Panay-ungo lang ang maririnig sa tinig ng kanyang lola at sa bawat pagtama ng latigo.
ay ang mga luhang pumapatak sa mga mata nito. Napansin niya ang batang si Azon na nakasilip mula sa malaking puno. Bumulong siya sa hangin. Alam niyang maririnig ito ng kanyang apo. Magtago ka. Huwag kang lalabas. Nakikiusap ako sa iyo, apo. Magtago ka! Muling bumalik sa butas si Azon. Pagkaraan ng ilang sandali ay narinig niya ang malakas na hiyaw ng kanyang Lola Marta. Sigawan din ng mga tao. Hindi alam ni Azon kung ano na ang nangyayari sa kanyang lola. Nanahimik ang paligid. Subalit alam ng bata na naroon pa ang mga taong yon. Nagalugog ang mga ito sa loob ng kanilang tahanan. Kinuha nila ang ibang mga kagamitan na pwede pang mapakinabangan. Mga taong gahaman, magnanakaw na akala mo'y malinis kung humusga sa kapwa. Silang nang gulo sa tahimik na pamumuhay na maglola. Nakatulog ang batang si Azon. Mag-uumaga na nang siya'y maalimpungatan. Narinig na niya ang mga huni ng ibon sa kapaligiran. Naglalaro sa mga sanga ng punong kahoy. Gumapang siya palabas ng lugar na pinagkukublihan at bumungad sa kanya ang sunog nilang kubo. Tinawag niya ang lola. Naglakad siya palapit sa lugar kung saan itinali ang matanda. May nakita siya doong katawan ng tao. Sunog na sunog. Nagsisisigaw si Azon. Nagtatanong kung bakit. Subalit ang mga katanungang yon ay hindi na nasagot. Lumipas na ang mga maraming taon. Ang naging pamumuhay ni Azon ay naging tahimik. Walang tao sa kapatagan na nakakaalam na mayroong isang batang paslit na naulila at kailangan maging matatag upang mabuhay. Ang mga taong sangkot sa masalimuot na krimen ay tuluyan ng ibinuon sa limot ang ginawang pagpatay sa matandang pinaniniwala ang aswang. Miss, ayos ka lang ba? Ang tingin na yun ng lalaki ang gumising sa naglalakbay na diwa ng babaeng kausap. Ang sabi ko eh, pwede ba akong makahingi maski isang basong tubig lang sana? Hindi maiwasang titigang mula ulo hanggang paan ni Azon ang lalaking nasa kanyang harapan. May nararamdaman siyang kakaiba mula sa kanyang kaloob-looban. Yun ang pangalawang pagkakataon na makakita siya ulit ng ibang tao. Hindi lang basta tao. Dahil pakiramdam niya ay kaaya-aya ang itsura nito sa kanyang paningin. Isang gwapo at matinong lalaki ang nasa kanyang harapan. Bagay dito ang malamlam at tila nang aakit nitong mga mata. Ang kulay kayumanggi nitong balat at ang matikas nitong tindig ang nakabihag sa mapanuring mata ng dalaga. May nararamdamang siyang tila mga nagliliparang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Pasensya na ha. O sige, aalis na lang ako. Pasensya na kung nagambala kita dito sa bahay mo. Paalam, magandang binibini. Sandali. Tatalikod na siya ng lalaki ngunit bigla itong natigilan nang marinig ang sinabing yun ng dalaga. Pumasok ka, bibigyan kita ng tubig. Ibinukas ni Azon ang pinto at pormal na inanyayahan sa loob ang lalaki. Maupo ka muna dito at ikukuha kita ng maiinom sa kusina. Maraming salamat ah. Iginala ng binata ang kanyang mga mata sa loob ng pamamahay na yon. Bagamat maliit ay malinis ang loob. Masinop at maayos. May mga palumuti sa dingding na labis na nakapagpahanga sa lalaki. Ito ay ang ilang mga bungo ng hayop na nakasabit sa dingding. Ngunit ang hindi maintindihan ni Lando ay nakaramdam siya ng kakaibang kalungkutan habang tinitingnan niya ang bawat sulok. Ito na yung inumin mo. Ay, naku, maraming salamat ha. Kanina pa talaga ako uhaw na uhaw eh. Anong pangalan mo? Bakit ka napadpad dito? Ako si Lando. Naligaw ako dito sa gubat at nahihirapan na akong makabalik sa baba. Napagod na nga ako kakaikot eh. Pero may isang lugar sa bandaro na nagpababalik-balik ako. Baka nagugutom ka rin. Gusto mo ba ng makakain? Nagningning ang mga mata ng binata.
naisip niyang mabait naman pala ang dalaga. Hetong sa bawat ilang piraso ng prutas, mukhang napakalayo ng pinanggalingan mo eh. Hindi naman. Kaso yun nga, naligaw ako. Alam mo ba kung paano bumaba ng baryo? Hindi eh. Buong buhay ko ay di pa ako nakakapunta sa ibaba. Kaya hindi kita matutulungan sa direksyon. Malapit na rin kumagat ang dilim. Delikado para sa iyong pag-alagala sa ganitong klaseng lugar. Kung ganun eh, maaari ba akong makituloy muna rito maski ngayong gabi lang? Ano? Eh, di ba sabi mo, delikado? Maati mo bang mapahamak ako kung di mo ako patutuloyin dito? Pero... May kasama ka ba dito? Wala. Mag-isa lang ako naniniraan dito. Talaga? Hindi ba't mas delikado pala para sa'yo ang maniraan dito mag-isa? Paano kung may maligaw na masamang tao dito? Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko sa mga taong sinasabi mo. Napataas ang kilay ng lalaki sa narinig na sagot ng dalaga. Naisip niyang palaban ito at sanay na humarap sa iba't ibang klase ng pagsubok ng buhay. Sabagay, kita naman sa mga koleksyon mo dito sa dingding eh. Mukhang mahusay kang mangaso, Binibini. Azon. Azon ang pangalan ko. Ha? Azon? Ang ganda ng pangalan mo. Yung mga nakasabit sa dingding, mga huli ko yan. Hindi ka mabubuhay dito sa itaas kung di ka marunong mangaso. Napapabilib mo ko, ha? Nakita niyang umiti ng bahagya ang Binibini. Hindi malaman ni Azon kung bakit pakiramdam niya ay komportable siya sa pakikipag-usap sa estranghero. Magaan ang loob niya sa binata. Lumapit ang binata sa dalaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi napigilan ni Lando na hawakan ang napakagandang mukha ng babaeng kausap. Natulala si Azon. Naamoy ng lalaki ang mabangong buhok nito na kaamoy ng rosal. At ang nakapagpawala ng sarili niya ay ang makinis na balat ng babae at ang mapupulang mga labi nito. Alam mo bang napakaganda mo, Azon? Ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko sa buong buhay ko. Sabi nito, isang halikang iginawad niya. Hindi tumanggi ang dalaga. Ang mabining halik ay naging mapusok at umaapoy. Ang dalawa ay hindi na mapigilan ang kanilang mga sarili. Nagsimula nang lamunin sila ng pagnanasa. Wala na silang maisip na dahilan upang labanan ang tuksong yon. Basta't sa pagkakataong yon ay may init na pumapasok sa kanilang katawan. Alam ni Azon ang ginagawang pananamantala ng lalaki sa kanya, ngunit hindi niya ito pinipigilan. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nagugustuhan niya yon. Hinayaan niya ang lalaki sa gusto nito. Para siya nitong dinadala sa isang paraiso. Yun ang unang pagkakataon na may humawak sa kanyang katawan. Malaya nilang pinagbigyan ng isa't isa hanggang sa marating nila ang sukdulan. Ang langit na kanilang inaasam. Azon, napakaganda mo. Hindi ko alam kung tama yung ginawa natin, Lando. Isa ka lang estranghero. Sinamantala mo ang kahinaan ko. Batid ni Lando na hindi marumi at masamang babae ang nasa kanyang tabi. Dahil bilang lalaki, alam niyang siya ang nauna. Siya ang unang nakapitas ng pinakasariwang bulaklak sa gubat na yon. Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ang nangyari sa ating dalawa. Wala kang dapat naisipin. Gusto kita. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, pangako. Kung pagbibigyan mo ko eh, handa akong ibigay sa iyo ang buong buhay ko. Napangiti si Azon. Hindi siya nagkamali sa lalaki. Mabuting tao ito katulad ng kanyang lola. Sa isip ay nagpapasalamat siya ng labis dahil sa halos ilang taon ng paninirahan niya sa gubat na mag-isa ay mayroon na siyang makakasama ulit. Hindi na siya mag-iisa. Yun lang naman ang pangarap niya mula nang mamatay ang kanyang lola. Yung magkaroon siya ng karamay, katabi at mamahalin maliban sa kanyang sarili.
Pwede mo ba akong kwentuhan ng mga bagay na tungkol sa iyo? Para naman makilala kita ng lubusan. Makikinig ka ba? Kaya lang, baka kapag sinabi ko ay hindi ka maniwala. O di naman kaya ay bigla ka matakot. Bakit? Kanino naman ako matatakot? Sa akin. Sa'yo? Eh bakit naman ako matatakot sa isang anghel na katulad mo? May dahilan kung bakit dito kami sa itaas ng kabundukan nakatira, Nando. At sinimulan nitong isalaysay ang kanyang pinagmulan, ang tungkol sa kanyang ina at lola. Natulala si Lando sa mga katotohanan ng ipinahayag ng babae. Totoo ba talagang sinasabi nila sa lola mo? Hindi ko alam eh. Ano ba ang aswang? At saka, bakit sila galit na galit sa lola ko? Ipinaliwanag sa kanya ni Lando na mayroong iba't ibang uri ng aswang. Sabi nito ay may mga nilalang na kayang humigop ng lakas sa mga taong may sakit, lalo na yung mga may malubhang karamdaman. Mga taong mahina na ang kadalasan nilang nagiging biktima. Halos gabi-gabi nila itong babalik-balikan hanggang sa maubusan ito ng lakas at mamatay. Maari din itong puntiryahin ng mga taong pagod o masama ang pakiramdam. Ang mga ganitong uri ng mga aswang ay tulad lang sa mga normal na tao. Kaya nilang makisalamuha sa iba, kaya ang iba ay makikitang nagtatrabaho kadalasan sa mga ospital o paggamutan kung saan maraming pasyente ang may sakit na pwede nitong biktimahin. Pero hindi naman lumalabas ang lola ko para magtrabaho sa mga paggamutan na yun eh. Malungkot ang mga mata ni Azon habang sinasabi yon kay Lando. Meron din mga aswang na kumakain ng bangkay ng tao. Sila naman yung minsan tumatambay sa mga libingan o di kaya namay sa mga lamay. Kaya nilang kainin ng bangkay at pinapalitan nila ng katawan ng saging ang katawan ng tao upang hindi mahalata ng mga kaanak na inatake na ng aswang ang binabantayan. Ang nakikita ng tao dun sa katawan ng saging eh, tao rin. Ang mga tawag dun ay balbal. Mas lalong hindi ganoon ang lola ko. Mas gusto niya ang sariwa kaysa nabubulok na karni. Napatitig si Lando sa dalaga dahil sa sinabi nito. Meron din namang mga aswang na kumakain ng mga sariwang karni ng hayop o di naman kaya ay laman loob ng tao. Wala akong alam sa ginagawa ng lola ko. Basta ang alam ko, minahal niya ako, inalagaan at hindi ako pinabayaan. Hanggang sa huling hininga niya, Lando, kapakanan ko pa rin ang inuna niya. Lumuha si Azon. Sa pagkakataong yun ay naramdaman niya sa kanyang puso ang labis na pangungulila sa kanyang lola. Muli siyang niyakap ni Lando. Naramdaman ng dalaga na unti-unting napuna ng presensya nito ang kawalan ng kanyang lola. Hindi agad umuwi si Lando, na natili pa siya doon ng halos isang buwan. Masaya sila magkapiling na dalawa. Sinusulit ang bawat araw na pinagsaluhan ang simpleng pamumuhay. Wala nang hahanapin pang iba si Azon. Ang pananatili ni Lando doon ay ang pinakamasayang araw na naranasan niya. Ngunit ang lahat ay kailangang magtapos. Dahil alam nila sa isa't isa na magkaiba sila ng buhay na kinagisnan. Kailangang umuwi ni Lando dahil sa kanyang trabaho at pamilyang nag-aantay sa kanya sa kapatagan. Ayaw rin niyang mag-alala ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Nagpaalam siya kay Azon. Ayaw mo talagang sumama sa akin? Hindi ko maaaring iwan ang bahay ko. Saka hindi talaga ako sanay sa buhay sa nayon. Natatakot ako. Nandito naman ako eh. Hindi naman kita pababayaan. Akong bahala sa'yo. Pero paano kung tanungin ng mga kapamilya mo kung saan mo ko nakilala? Sasabihin mo ba sa kanila? Eh bakit naman hindi? Sasabihin mo ba sa kanila na ako yung apo ng aswang na napatay dito sa gubat? Hindi na kay Mick si Lando. Sa isip ay may posibilidad nga na isa rin ang mga magulang niya
o di kaya'y mga lolo niya ang kasama sa pagtugis ng aswang na yun noon. Paano nga ba niya sasabihin sa mga ito na may apo palang naiwan ang matanda? Kung malaman nila, tsak napapatayin din nila ako. Ayokong maranasan ang ginawa nila kay Lola. Kaya, hayaan mo na ako dito. Sige. Kung di ko na mababago yung desisyon mo, wala na akong magagawa. Basta, mag-iingat ka doon ha. Ngayon pa lang eh, nalulungkot na talaga ako sa paglisan ko dito. Hahanapin ko yung presensya mo, Azon. Ayos lang naman ako dito. At maaari ka din naman bumalik kahit kailan mo gusto. Oo, Azon. Babalik ako. Babalik ako, mahal ko. Babalikan kita pero sana sa susunod din maisama na kita. Magsasama tayong dalawa habang buhay. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Yon ang naging huling usapan ni Lando at Azon. Tuluyan ang namaalam ang binata. Sa bawat paghakbang nito'y tila bumibigat ang kalooban ng dalaga. Unti-unting lumalanda sa kanyang pisngi ang mga luha na mula sa kanyang mga mata. Yun ang luha ng masakit na pamamaalam. Wala siyang magawa kundi ang ihatid na lamang ng tanaw ang pinakamamahal na lalaki. Lumipas ang maraming araw. Pinanghawakan ni Azon ang pangako ng lalaki na muli itong magbabalik sa kanya. Subalit, ni anino nito'y hindi na niya ulit nakita. Labis ang naging pag-aalala ng dalaga at inisip na baka naligaw na naman ito uli sa kagubatan at hindi na nakababa ng nayon na ligtas. Pilit niyang isinisiksik sa kanyang kaisipan ang mga katagang yon habang hinihimas-himas ang kanyang tiyan na medyo may kaunti ng umbok. 3 buwan na rin ang nakakaraan. Ang namagitan sa kanila ay nagbunga. Nabuntis si Azon. Sinabi niya sa sarili niyang kailangan niyang mahanap ang ama ng dinadala niyang sanggol. Kaya nagdesisyon siya na sundan ito sa baryo upang ipaalam dito ang kanyang kalagayan. Hindi niya alintana ang masukal at matinik na daan, ang mga madulas at mabatong ilog na kanyang nilalakaran. Hindi iilang beses na muntik na siyang madapa dahil hindi niya kabisado ang bawat tatapakan. Hanggang sa wakas ay nakatagpo siya ng isang malinis na daan. Sadyang ginawa upang daanan ng mga tao. Sinundan niya yon hanggang sa marating niya ang paanan ng bundok. Nagkubli siya sa likod ng isang puno at malaya muna niyang pinagmasdan ang mga taong nakikita niya sa lugar na yon. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Pinalakas niya ang loob sa muli niyang paghakbang. Maingat ngunit alerto sa mga susunod na pwedeng maganap. Sa patuloy niyang paglalakad ay may mga nakita na siyang maraming mga kabahayan. Maraming tao. May mga bata na naglalaro sa lansangan. Inabot na siya ng hapon sa paglalakad. Kapansin-pansin ang bawat paglingon at pagtitig sa kanya ng mga taong nakakasalubong. Marami ang nakapansin sa taglay niyang kagandahan. Maging ang mga nakaw na tingin ng mga chismoso at inggitera ay napukol sa kanya. Nagtatanong kung sino ang magandang dayong yon sa kanilang baryo. Isang dayo na animoy isang hayop na mailap at hindi makausap. Parang ito'y may hinahanap. Psst! Dayo ka dito? Anong pangalan mo? May nagiinom ang mga kalalakihan sa daan. Isa dito ang nagtanong sa kanya. Siya ay si Dencio, isa sa mga siga sa barangay na yon. Nakaubad ng pangitaas na damit. Namumula ang mukha dahil sa labis na kalasingan. Muli itong tinanong ang babae. Ha, ang suplada. Ayaw sumagot? Ano ba inaanap mo? Baka matulungan ka namin, ha? Nagtawanan ang iba niyang kaumpukan sa inuman. Nagbiru pa ang mga ito na baka iba ang hinahanap ng dalaga. Biniro pa nila ito na kaya daw umano itong ibigay ni Dencio. Sabay nagtawanan ng malakas. Kasabay noon ay ang pagtitig sa kanya na tila ba siya hinuhubaran.
Hindi naging komportable ang dalaga sa ikinikilos na yon ng mga kalalakihan. Hindi na niya pinag-aksayan pa na bigyan ng pansin ang mga lalaki at diretso siyang lumayo sa mga ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nakalayo na siya sa mga lalaking bastos na yon. Pero habang lumalayo siya, ay ibig nang maiyak ni Azonda sa realisasyong hindi niya alam kung saan niya hahanapin si Lando. Hindi niya sigurado kung saang sulok o kung doon nga ba sa lugar na yon ito nagtungo. Napakalaki ng lugar na yon at napakaraming tao. Samantala, maski na paghihinaan na ng loob, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad hanggang sa napadpad siya sa isang simbahan. Maraming mga tao ang nakasuot ng mga magagarang kasuotan. Tila may kasiyahang nagaganap dahil kitang-kita ni Azon ang mangiti sa mga labi ng mga ito at ang paminsan-minsan nilang pagtatawanan. Lumapit siya sa mga ito at dahil dayo ay muling natuon ang atensyon ng lahat sa kanya. Subalit panandalian lamang yon dahil ang mga tao ay pumasok na sa loob. Akala ni Azon na isang malaking tahanan yon. Medyo nag-atubili pa siya sa pagpasok. Ngunit nang makita niyang tila hindi naman naging problema sa mga tao ang pagpasok at paglabas sa tahanan na yon, ay inihakbang niya ang mga paa papasok sa loob. Nakapwesto siya sa dulong bahagi. Umupo siya roon at nanood. Mayroong dalawang tao sa harap ng altar. Natutuwa siya sa babaeng nakatalikod. Napakaganda kasi ng kasuotan nito na puting-puti. Kinagigiliwan niya ang belo na nakatakip sa ulo ng babae. Isa yung kasalan. Dalawang puso ang itinali mula sa salita ng Diyos. Silang mag-asawa na hindi kayang paghiwalayin ng sinuman maging ng kamatayan. Sa hirap at ginhawa. Hindi natinag ang kanyang mga mata nang mapansing tila kilala niya ang lalaking nakatalikod. Ang mga ngiti sa labi ni Azon ay biglang naglaho. Kilala niya ang lalaking ikinakasal. Maski nakatalikod ito, alam niyang si Lando yon. Nakita niyang hinalikan nito ang babaeng nakasuot ng puting kasuotan. Bagya pa siyang nagulat nang biglang nagpalakpakan ng mga tao sa loob ng simbahan. Makikita sa kanila ang labis na kasiyahan sa katatapos lang nakasal. Ngunit hindi kayang magsaya ni Azon. Hinihimas niya ang kanyang tiyan at parang nakakaramdam siya ng hindi maganda. Tila nagdaramdam ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sumasakit yon kasabay ng pagdurugo ng kanyang puso. Tila pinagpirapiraso ang kanyang puso habang pinagmamasda ng paghalik ni Lando sa babae. Yon ang halik na inakala niyang para lang sa kanya. Lahat ng kasiyahan na nasa kanyang puso ay biglang naglaho at ang pag-ibig ay biglang napalitan ng puot. Binigo siya ng lalaking minamahal, pinaasa at sinaktan. Akala niya babalikan siya ni Lando ngunit huwad lamang pala ang ibinigay nitong pagmamahal. Kumawala ang luha sa kanyang mga mata. Mga luha ng sakit tulot ng pagkabigo sa unang pag-ibig. Sa pagdaan ng bagong kasal ay napasulyap sa kanya si Lando. Ngunit blankong mukha lamang ang isinukli ng lalaki. Parang hindi niya nakilala ang dalaga. Isang tingin lang yon at hindi na ulit ito muling lumingon. Lando! Malakas na tawag ni Azon. Ngunit hindi siya pinansin ni Lando. Diretso lang itong naglakad kasama ang kanyang asawa. Isang babae ang lumapit kay Azon at nagtanong kung sino ang tinatawag nitong Lando. Itinuro ni Azon ang lalaki subalit labis niyang ikinagimbal nang malaman nitong huwad din ang pangalang ibinigay nito sa kanya. Ang totoo nitong pangalan ay Anton. Nalaman rin niyang wala rin naman itong kakambal at mas lalong walang binata na kaedad niya ang nagangalang Lando sa baryong yon. Labis na nalungkot ang babae. Dahil sa mga nalaman ay mabilis niyang nilisan ang pook na yon. Pakiramdam kasi niya ay anumang oras ay sasabog siya sa sakit na nararamdaman.
babalik na lang siya sa gubat at susubukang kalimutan ang nangyari alang-alang sa anak na nasa kanyang sinapupunan. Ginawa niyang inspirasyon ng ina na ipinaglaban siya nito noong ipinagbubuntis siya. Lulugulugo siyang naglakad pabalik. Malapit nang lamunin ng dilim ang liwanag. Pagod na ang dalaga sa paglalakad. Ngunit ayaw na niyang magtagal pa sa baryong yon. Nais na niyang muling bumalik sa itaas at ipagpatuloy ang buhay. Ipinangako niya sa sarili na wala nang sinuman ang maaring makapanakit sa kanya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay may aninong kanina pa sumusunod-sunod sa kanya. Maingat itong naglalakad at sa tamang distansya ay nasusundan niya ang dalaga. Nagtatago ito sa mga puno kapag napapalingon ng dalaga o di kaya naman ay kapag nagpapahinga. Pangisi-ngisi ang lalaki at tila sabik na may sa katuparan ang masamang plano at pagnanasa sa magandang babae. Sinundan niya ito hanggang sa makabalik sa kanyang kubo. Nakita ng lalaking yun na namumuhay itong mag-isa. Alam niyang walang magiging laban ang kanyang biktima. Kapag sinuswerte ka nga naman, oh, solong-solo ko yung babaeng ito. Nambuksan ng dalaga ang pinto ng kanyang kubo ay yun ang hinihintay na pagkakataon ng lalaki. Bago pa man maisara ni Azon ang pinto, ay mabilis itong inagapan ni Densyo. Itinulak niya yun at kusa siyang pumasok sa loob ng kubo. Agad niyang niyapos ang dalaga. Bitiwan mo ako! Ano ginagawa mo? Ha, ang ganda-ganda mo. Saka, maski pawisan ka eh, mabango ka pa rin eh. Akin ka na ngayon! Akin ka na! Napaitad si Azon nang bigla na lamang siyang sinunggoban at paghahalika ng lalaking yun. Tila hayok na hayok ito sa tawag ng laman. Parang sinapian ng demonyo at marahas na hinahawakan ng babae. Kanina pa kita sinusundan eh, mula nang una kitang nakita. Pinagtsagaan kita kaya wala ka nang kawala sa akin. Makukuha kita at maangkin hanggang sa pagsawaan. Sandali, wag. Parang awa mo na. Huwag mong ituloy ang pinabalak mo. Nakikiusap ako. Sige, magmakaawa ka. Mas lalo akong ginaganahan pag ganyan eh. Ang ganda ng tinig mo. Wag, buntis ako. Huwag mo itong gawin sa akin. Ngunit hindi nakinig ang lalaki. Wala itong pakialam. Bagkus ay mas naging agresibo ito at nagawa pang suntukin sa sikmura si Azon para hindi ito makalaban. Ama, nakikiusap ako! Yung anak ko! Isang sampalang muling dumapo sa mukha ni Azon. Nang bitiwan niya ang dalaga ay agad itong pumulot ng isang sanga na nakita niya sa loob ng bahay. Kinuha niya yon at hinataw sa mukha ng babae. Nawalan ito ng ulirat. Nang hindi na kumikilos ang babae, ay doon ito ginawa ang pangahalay sa dalaga. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa siya ay magsawa. Tinigilan lamang niya ito nang makitang dumadaloy na sa hita ng babae ang dugo. Ang nilipas tangang babae ay basta na lamang niya iniwan at tila walang nangyari na bumaba ito sa kabundukan. Hindi na alam ni Azon kung ano ang nangyari sa kanya at kung ano ang ginawa sa kanya ng lalaking yon. Malalakas na kulog at kidlat, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan ang gumising kay Azon. Naramdaman niya ang kakaibang kirot sa bandang ibaba ng kanyang katawan. Nanginginig siya at di kayang bumangon. Hindi agad rumihistro sa kanyang isip ang mga nangyari. Ngunit nang naalala niya ang naganap, ay agad dinanap ng kanyang mga mata ang lapastangang lalaki. Nang kapain niya ang nananakit na bahagi ay agad siyang nanlumo nang maaninag ang dugo. Hindi! Ang anak ko! Anong nangyari sa anak ko? Kasabay ng kanyang malalakas na sigaw ay ang malakas na paglitaw ng mga kidlat sa kalangitan. Sumasabog sa pandinig niya ang tunog ng kulog na tila nakikidalamhati sa sakit na nararamdaman.
Mga walang iya kayo. Pagbabayaran niyo ang lahat ng ito. E sinusumpa ko. Pagsisisihan niyo ang lahat ng sakit na ipinaranas niyo sa akin. Halos manginig ang kanyang kalamnan nang pilitin niyang makatayo. Patuloy ang pagpatak ng dugo. Wala na ang anak ko. Pinatay niya ang anak ko. Hayop ka. Magbabayad ka. Nang muli siyang matumba, ay pagapang siyang lumapit mula sa kinaroroonan hanggang sa higaan kung saan nakatago sa ilalim ng papag ang isang maliit na baul. Panahon na para pagbayaran niyo ang inyong mga kasalanan. Hindi niyo alam kung sino ang kinalaban niyo. Iyak tawa ang ginawa ni Azon. Halos mabiliw siya sa nangyari sa kanya. Kinuha niya mula sa loob ng baol ang isang librong itim. Yun ang madalas niyang makita noon na ginagamit ng kanyang lola. Matagal na panahon din niyang iningatan yon at itinuring na kayamanan dahil yon ang tanging gamit na naiwan sa kanya. Sinimulan niyang basahin yon ayon na rin sa itinuro ng kanyang lola noon. Pinag-aralan niya ang mga nakasulat doong mga salita. Tuwing gabi ay makikita siyang nagtitirik ng mga kandilang itim at habang binabasa ang libro. Natutunan din niya mula dito kung paano ang paggawa ng posyon o langis na siya niyang ipapahid pagkatapos niyang magdasal. Sa tuwing bumibilog ang buwan ay tila nararamdaman niya ang kakaibang lakas. Ang pandinig niya ay tila mas lalong tumatalas. Nakakakita rin siya maski sa dilim at ang pagkilos niya ay may kakaibang bilis. Nanghanda na siya at alam niyang sapat na ang lakas at mga natutunan niya galing sa libro ay nagdesisyon siyang lumabas. Kabilugan ng buwan, tahimik na tahimik ang gabi. Natatakam siya sa sariwang karne. Mabilis ang mga hakbang ng nilalang na nagkukubli sa mga anino ng mga puno. Kasimbilis ng takbo ng isang kabayo o di kaya naman ay isang dambuhalang aso. Maririnig ng gabing yun ang mga dahong natatapakan niya. Malalim na ang gabi. Nagkukubli siya sa itaas ng malabay na puno ng marating ang ibaba. Nakita niya ang pakay na tao na noon ay kasalukuyang pang nasa harap ng inuman. Kasama ang mga kaibigan nito. Naghintay siya ng tamang pagkakataon para sa pagsugod. Ni hindi siya nakaramdam ng kahit na konting pagkainip. Naglalaway na ang kanyang bibig. Takam na takam sa karning kanina pa inaabangan. Oh, mga pare, paano? Ayawan na. Bukas ulit ha. Abay, tambay na naman ba tayo bukas rito, Dencio? Bakit naman? Hanggat may atay pa tayo. One to sawa, mga pare. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Idol ka talaga pagdating sa inuman. Idolin mo rin ako maski sa babae. Ano ka ba naman? Oo, oh, bakit? May nabingwit ka na naman ba? Ha? Abay, siyempre. Alam mo naman lahat ng nagustuhan ko eh, napapa sa akin, di ba? Walang lusot. Gustuhin man nila o hindi. Ako pa ba? Ayan tayo eh. Astig ka talaga, idol. Panayampuri sa kanya ng mga tambay na kasama hanggang sa naikwento na nga nito ang ginawang pangahalay sa dalagang si Azon. Abay, matindi. Napakaganda nun pare ah. Makinis, parang artista. Bilib na talaga ako sa iyo. Lodi ka na talaga. Maski pala yun, inadali mo. Gusto niyo rin ba? Alam ko kung saan siya nakatira eh. Ha? Abay, jackpot yun. O sige, ituro mo sa amin para kami rin makarating sa langit. Sabay-sabay na nagtawanan ng grupong yon. Samantalang si Azon ay walang reaksyon sa kanyang naririnig. Nagsialisan na ang mga lalaking yon. Sinundan ni Azon ang naglalakad ng mga lalaki.
hanggang sa nagiwahiwalay ng landa sa mga ito pauwi sa kani-kanilang mga bahay. Mag-isa na noong naglalakad sa kalsada ang sigang si Dencio. Ano yon? Shhh! Lasing na yata ako. Kung ano-ano nang nalirinig ko eh. May sumisit-sit pa. Akala naman niya matatakot ako. Ay! Kung sino ka mang hayop ka, lumabas ka at harapin mo ako! Shhh! Oh, kita mo, ang tapang mo ah. May plano ka bang banggay na ko ha? Labas! Maglaban tayo, duwag! Tumahimik si Azon. Wala ka pala eh. Hanggang sit-sit ka lang eh. Makawi na nga lang. Peste. Hindi nagtagal ay lumabas si Azon sa pinagtataguan niya. Sinakto niya ang lugar na medyo malayo na ang pagitan ng mga bahay. Pumwesto siya sa harap ni Dencio. Ipinakita niya ang kanyang magandang anyo. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang nakita. Kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata para masiguro na di lang siya namamalikmata. Ganun na lamang ang ngisi nito nang mapatunayan na totoong nasa harapan niya ang magandang nilalang na yun. Ha, siguro na-miss mo ako, no? Kaya ka ba ngayon nandito kasi nagustuhan mo yung mga haplos ko, ha? Hindi sumagot si Azon. Hinayaan niyang lumapit sa kanya ang lalaki. Halika, muli kitang paliligayain. Hinawakan nito sa bewang ang babae. Kumilos si Azon. Hinaplos-haplos niya ang leeg ng lalaki at tila mas lalo itong inakit-akit. Inilapit ng dalaga ang kanyang mukha sa leeg ni Dencio. Tumataas ng lalo ang kasabikan ng pagkalalaki nito. Inilabas ni Azon ang kanyang dila at marahang idinampi yun sa leeg niya. Nasabik ang lalaki sa inaakalang laro. Ngunit ang inaasahan niyang sarap ay napalitan ng gulat at matinding sakit nang maramdaman ang matatalas ng ngiping bumaon sa kanyang leeg. Agad siyang kumawala. Napaupo siya sa lupa. Agad siyang napahawak sa dumudugong leeg. Kitang-kita niya na sinasaid ni Azon ang natitirang dugo sa labi niya. Ha? Ayup ka! Anong nilalang ka? Ha? Nanlalaki mga mata ng lalaki nang unti-unti niyang nakikita ang nakakatakot na paraan ng pagtitig ni Azon sa kanya. Parang mata ng mabangis na tigri ang kanyang mga mata at parang liyo ng bibig na tila gutom na gutom sa puntirya nitong karne. Bakit ka nangangagat, ha? Pinatay mo ang anak ko, hayop ka. Pagbabayaran mo ng buhay mo, ang buhay ng walang mali na sanggol. Anong sinasabi mo? Baliw ka! Baliw! Agad itong tumakbo ng makabawi na ng lakas. Subalit dahil sa angking liksi sa pagkilos ay muli siyang naabutan ni Azon. Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang! Naririnig ng mga tao ang sigaw na iyon ni Dencio. Subalit dahil malalim na ang gabi, malalim rin ang galit nila sa sigang yon, kaya walang nagtangkang tumulong o sumilip man lang. Mas nanaisin nila ang makapagpahinga kesa patula ng lalaki sa mga trip nito habang lulong sa bisyo. Alam kasi ng mga taga-roon na bukod sa alak ay humihit-hit din ng mga ito ng mga bawal na halaman. Minsan ay naging tila baliw ito na palaging naghahamon ng away. Sanay na sila sa ganoong gawin ng binata. Kaya walang nakialam. Layuan mo ako, aswang! Aswang! Yun ang huling kataga na narinig nila bago tuluyang tumahimik muli ang paligid. Bumalik sila sa pagtulog. Kinabukasan ay ginulantang sila ng balita tungkol sa naging kamatayan ni Dencio. Natagpuan ito sa may tabi ng sapa. Hubot-hubad at biyak ang tiyan. At ang tanging nawawala sa katawan nito ay ang kanyang atay at ang maselan niyang pag-aari. Si Dencio ang kauna-unahang tao na naging biktima ni Azon. Ang pagkawala ng kanyang anak ang pinakamasakit na nangyari sa kanya.
at ang atay ng lalaking yon ang una niyang natikmang karne mula sa tao. Tama nga si Lola. Mas masarap ang sariwang karne. Sabi niya habang nilalantakan sa kanyang kubo ang atay na yon ni Dencio. Akala ko'y bangag lamang yan si Dencio kagabi. Aboy, totoo pala na dinadali na siya ng aswang. Makikita rin sa mga nagkukumpulang tao na yon ang mag-asawang si Lando o Anton sa totoong pangalan at si Isabella. Hindi mawari ni Lando kung bakit malakas ang kutob niya na baka may kinalaman si Azon sa nangyaring yon. Malinaw pa rin kasi sa kanya ang mga kwento ni Azon tungkol sa kanyang lola. Tinanong siya ng asawa kung bakit ito tahimik at mukhang balisa. Ha? Wala. Medyo pagod lang. Tara, umuwi na tayo. Hindi maganda para sa iyo yung ganyang tanawin. Baka mapano yung anak ko. Ay naka Isabella, mag-iingat ka. Buntis ka pa naman. Aba, mukhang totoo ngang may gumagala na namang aswang dito sa baryo natin. Huwag po kayo mag-alala. Babantayan ko po yung asawa ko. Nako, hindi sapat na bantayan mo lang siya. May mga alam akong pangontra, iho. Kung pakikinggan mo ko, eh, tuturuan kita. Pangontra? Paano po? Tuwing gabi, pag matutulog yung asawa mo, eh wag na wag mong pahihigain sa tabi ng bintana para di maabot ng aswang. Eh, hindi naman po talaga siya nakapwesto doon eh. Malayo ang kama namin sa bintana. Eh, mainam kong ganon. Tapos, pagsuotin mo siya ng itim na damit para hindi makita ng aswang ang tiyan niya. Maitatago nito yung sanggol. Tapos, bago magdilim, maghagis ka ng asin sa bubong at sa mga pinto at bintana. Ay nako, mainam ng nag-iingat kaysa magsisi kayo sa huli. Sige ho, maraming salamat po sa pag-aalala niyo. Mukhang nakakatakot na nga po dito sa atin, ano? Ay oo, kaya ingatan mo itong mag-ina mo. Sayang ang magandang lahi. Nambobola na naman ho kayo eh. Ay sige ho, uwi na ho kami. Tumawag na po ba ng pulis para maimbestigahan yung pagpatay kay Dencio? Eh, naka, wala pa nga eh. Ganun ho ba? Ano po bang sabi ni Kapitan? Baka pwede rin ho sigurong maglagay na rin ng mga tanod sa gabi para magbantay. Doon sana sa may malapit sa bahay. Eh, bakit doon mo gusto magbantay ang mga tanod, iho? Eh, para may libreng guardian na rin ho kami kung kasakali. Eh, kung sa bagay, maganda nga yan. Oh, sige, umuwi na kayo. Masama sa buntis ang magbantay sa batay. Samantala, sa pusod ng gubat ay panay naman ang tawa ni Azon habang inaalala kung paano nawala ang kasigaan ni Dencio sa kanyang mga kamay. Nasa isip pa rin niya ang itsura nito nang tuluyang mawala ng lakas ang tuhod dahil sa takot sa kanya. Hayop na yon. Napakalakas tumili. Dinaig pa ang babae. Panay ang pang-iinsulto nito sa lalaki. Pilit niyang isinisiksik sa kanyang utak na masaya siya sa nagawang paghihiganti. Tama lang sa kanya yon. Dahil pinatay niya ang anak ko. Wala siyang awa. Masahol pa siya sa hayop. Ang mga tulad niya ay walang puwang dito sa mundo. Kaya tama lang ang ginawa ko. Wala akong dapat na pagsisihan. Ang mga tao sa baryong yon ay kumbinsidong aswang nga ang may kagagawan noon kay Dencio. Tuwing umaga ay naging usap-usapan nila ang pagbabalik ng usaping yon sa aswang. Pero patay na yung matandang yun, di ba? Imposibleng siya naman ang may gawa niyan. Nasunog na yon, di ba? Kaya imposible na mabuhay pa yun. Isa sa mga kainuman ni Dencio ang nakapagkwento tungkol sa isang babae na pinakialaman ng lalaking siga. Narinig yun ang chismosa ng barangay at ipinagkalat sa lahat ng mga gustong makinig sa kanya at isa na rito ay si Lando. Hoy, alam mo ba na naikwento ng isang kainuman ni Dencio na may ginahasa itong babae na nakatira sa gubat? Anong sabi nyo? Isang babae sa gubat? Paano naman sila nakakasiguro doon sa kwentong yon? Ay nako, hindi ko nga alam eh. Kung totoo kasi, alam mo naman yung mga siga na yan, di ba? Magagaling gumawa ng kwento. Pero, alam mo, sabi daw ni Dencio eh, alam niya kung saan matatagpuan yung bahay ng babaeng yon. Inaya pa nga daw sila na balikan eh,
Kaya lang, di na nga natuloy kasi namatay na nga si Dencio. Nako, totoo talaga ang karma sa mga taong gumagawa na masama. Kinabahan si Lando sa narinig. Alam niya sa sarili niya na posible nga ang kwentong yon, lalo na't alam niyang bumaba si Azon marahil ay para hanapin siya nito. Naalala niya ang naging pangako sa dalaga pero hindi na nga yun natupad. Nang pagbaba niya sa bundok ay isang sorpresa ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang nobya ay umuwi sa kanilang bahay. Malaki na ang tiyan nito. Doon lang niya nalaman na buntis pala ito nang iniwan niya sa lungsod. Mahal naman niya talaga si Azon, subalit mas nanaig sa kanya ang tawag ng responsibilidad para sa buntis na kasintahan. At tuluyan niyang nakalimutan ang babaeng pinangakuan niya ng muli niyang pagbabalik. Eh, baka naghihiganti yung babae, ano? Nagkataon na aswang pala. Kawawang lalaki. Kumbinsido ang mga tao na isang ang aswang ang may kagagawa ng pagpatay na yon. Kaya naman, wala nang nangangahas na magpaabot ng dilim sa lansangan. At sinisiguradong lahat ng mga pinto at bintana ay nakapinid ng maayos. Ang mga bawang at asin ay nakahanda rin upang pangalagaan kung sakali mang sumalakay ang aswang. Ngunit lumipas ang araw ay hindi na muling naulit ang trahedyang yon. Kahit rumonda ang mga tanod tuwing gabi ay wala naman silang makitang kakaiba na maghahatid ng takot sa mga tao. Tahimik naman ang gabing nagdaan. Unti-unting nawala ang takot. Unti-unti ring ibinaon sa limot ang nangyari kay Dencio. May ilan pang ang tao na nagsabing marahil ay tama lang ang pagkamatay ng lalaki dahil ang ibig sabihin noon ay hindi na sila magagambala ng malakas na paghahamon nito ng away sa kalsada. Hindi na sila mangangamba sa hatid nitong kapahamakan. Kapayapaan at katahimikan ang naging kapalit ng pagkawala ng lalaki. Naging kampante na ang mga tao pagkaraan lamang ng ilang buwan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay sinadya lamang ni Azon na hindi na muna sumalakay sa ibaba. Dahil nagpapalakas pa siya at pinag-aaralang mabuti ang itim na mahika na taglay ng libro ng kanyang lola. Pinag-aralan niya ang bawat ritual na makapagpapalakas ng kanyang katawan at kung paano niya makukontrol ang pagbabago niya ng anyo. Naalala niya bigla ang sinabi ni Lando. Alam na niya kung saan siya nabibilang na uri ng aswang. Napangiti siya nang maalala yon. Humanda ka na, Lando, dahil ikaw ang susunod na sisingilin ko. Umalingaw-ngaw ang isang nakakatakot na halakak. Isang tunog na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tuluyan na ngang binago ng mga masasakit na pangyayari ang dating inosyenteng babae. Na wala namang ginawa kundi ang magmahal ng totoo sa lalaking minsang inibig. Sa paglipas ng mga araw ay nadagdagan ang mga koleksyon niya ng mga bungo at buto ng hayop. Inilalagay niya yon at idinidekorasyon sa mga puno sa kanyang bakuran. Mas naging mas mahusay na siyang mga ngaso. Hindi bilang isang babae kundi bilang isang aswang na may angking bilis at tapang. Isang nakakatakot na nilalang na gabi-gabing gumagala sa loob ng kagubatan. At isang gabi, masayang-masaya si Lando na dumating mula sa kanyang trabaho. Sinalubong siya ng asawang si Isabella. Napawi ang saya niya at napalitan yun ng kaba nang sabihin itong pakiramdam niya ay manganganak na siya. Nagreklamo nito sa pananakit ng kanyang tiyan at balakang. Ha? Sandali, teka, huwag mo munang ilabas. Tatawag muna ako ng makakasama para madala ka sa ospital. Sandali lang. Pinagmadali siya ng asawa dahil alam niya anumang oras ay lalabas na ang kanilang unang anak. Tuliro at kabadong-kabado si Lando. Hindi niya alam kung ano ang uunahin niya sa pagkakataong yun. Oras na ng paniningil ko, Lando. Oras na. Umalingaw-ngaw ang boses na yon sa itaas ng bundok. Pababa na sa baryo ang aswang na si Azon para magiganti sa unang lalaking nanakit sa kanya. Nako, ano ba talagang gagawin ko, Isabella? Tanong nito sa asawa.
bubuksan na niya ang pinto nang bigla siyang natigilan nang may marinig na may naglalakad na tao sa labas ng kanilang bahay. At tuminto ito sa tapat ng kanilang pinto. Kitang-kita ni Lando ang anino ng taong yun sa labas mula sa siwang ng pinto sa ibabang bahagi. Sino ka? Wala siyang nakuhang sagot. Manganganak ang asawa ko. Huwag ka na magbiro kung sino ka mang nasa labas. Magpakilala ka! Tinawag na ni Isabela ang asawa. Sinabi nitong di na niya kaya pampigilan ang paglabas ng sanggol. Mas lalong nataranta si Lando. Nakahiga ang asawa sa kanilang kama at naghahanda na ito sa paglabas ng kanilang anak. May mga narinig siya ulit na mga kaluskos. Paikot-ikot sa kanilang bakuran. Nagtanong na si Isabela kung ano ang ingay na yon. Sino ka ba? Huwag kang manloko sa oras na to, ano ba? Ngunit na natiling hindi umiimik ang taong nasa labas. Hanggang sa bigla silang nagulantang nang may isang mabigat na bagay ang dumapo sa kanilang bubungan. Naglalakad-lakad dito. Mabigat ang kanyang mga yapak at hindi may kakaila na hindi yun galing sa pusa o ibon. Parang tao na naglalakad sa kanilang bubungan dahil sa mabibigat na yapak. Diyak alam, mahal ko. Titingnan ko kung ano yon. Pinigilan siya ng asawa. Ngunit buo na ang loob niya na alamin kung ano ang gumagambala sa kanila sa kalaliman ng gabi. Akala mo natatakot ako sa'yo? Hindi! Sige! Harapin mo ako! Lumabas ka dyan! Nanatiling tahimik. Handang-handa siya sa pagkakataon na yon. Kinuha niya ang isang latigo na gawa sa buntot pagi. Galing yon sa isang albularyo na inirekomenda ng chismosa niyang kababaryo. Sige! Harapin mo ako at nang makita natin kung hanggang saan ang galing mo. Hindi ako takot sa iyo! Paglabas niya ay wala naman siyang nakitang tao sa itaas ng kanilang bubong. Inikot niya ang bahay pero wala ding tao. Humingi siya ng tulong. Nagsisisigaw ngunit walang lumalabas ng kanilang mga tahanan para siya ay daluhan. Dahil may mahikang ginawa si Azon para may kubli sa lahat ng mga tao sa malapit ang anumang ingay na mangyayari sa bahay nila Lando. Tulong! Mukhang narito sa amin ang aswang! Tulong mga kapitbahay! Bumalik siya sa loob ng bahay at mabilis na ipininid ang pinto. Muli niyang binalikan ang asawa. Niyakap niya yun at pilit na pinapakalma. Huwag ka matakot. Poprotektahan kita kahit na anumang mangyari. Hindi ko kayo hahayaang masaktan. Natakot si Isabela nang mapagtanto nila na sinasalakay na sila ng kinatatakutang aswang. Sinabi niya sa asawa na tumawag ng tulong o di kaya ng mga tanod upang tulungan sila. Nung una ay hindi niya makumbinsi ang asawa. Subalit nang umiyak na si Isabela ay doon tila nahimasmasan ang lalaki. Pagtayo niya ay siya namang narinig nila ang malakas sa pagkalampag ng aswang sa kanilang bubong na gawa sa yero. Para na itong magigiba at anumang oras ay kayang-kaya na nitong makapasok sa loob ng bahay. Sige, subukan mo pumasok! Pero kung may balak ang patayin ako, siguraduhin mo lang na mapapatay mo kung hayop ka! Kilala kita! Kilalang kilala kita! Tumigil ang pagkalampag ng bubong. Nakatingin si Isabela sa kanyang asawa. Tila nagtataka ito sa sinabi niya na kilala niya ang aswang na umatake sa kanila. Muling lumabas si Lando para tingnan ang nilalang na yon sa itaas ng kanilang bubong. Ngunit hindi pa rin yon nagpapakita sa itaas. Azon! Ikaw ba yan? Bakit mo ito ginagawa? Nagpakita na ang babae sa kanya. Ngunit dahil madilim ay hindi niya ito mamukaan. Sino ka? Pilit niyang inaaninag ang papalapit na babae. Natulala si Lando nang makita ang napakagandang babae. Perpekto ang hugis ng kanyang katawan at napakaputi. Makinis at namumungay ang mga mata. Azon, ikaw ba yan? Ikaw nga! Anong ginagawa mo rito? Hinintay kita, Lando. Pero hindi ka dumating. Hindi na kasi ako pwedeng bumalik eh. Patawarin mo sana ako. Oo. Nakita ko ang daylan kung bakit di mo na ako binalikan. Bakit?
Anong wala ako na meron siya? Tama na. Tama na, Azon. Tanggapin mo na lang na hindi tayong nakatadana para sa isa't isa. Nakikiusap ako sa iyo. Tigilan mo na to. Ganun na lang ba sa iyo yun? Matapos mo akong paasahin, ay iiwan mo na lang ako? Hindi kita mahal. Dahil hindi ka tao eh. Isa kang halimaw. Isang halimaw? Yun ang tingin niyo sa akin. Pero masahol pa kayo sa tinatawag niyong halimaw. Mga taong mataas ang tingin sa sarili. Ano ba? Tigilan mo na ako. Alam mo bang nabuntis ako nang umalis ka? Kaya nga kita sinundan dito para ipaalam ang naging kalagayan ko, pero... Ano? Buntis ka? Nabuntis mo ako, pero pinatay nila ang anak ko. Nila? Sino? Kinahasa ako ng isang lalaki na galing dito sa inyong baryo. Pinatay ko siya at kinain ko ang atay niya. Masarap yun, Lando. Kaya gusto ko ring angkinin ang puso mo. Gusto kong malasahan kung gano'n yan kasarap. Ikaw ang pumatay kay Idencio. Hindi ka ganyan, Azon. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit. Mabait ka at mapagmahal na tao. Tao ka at hindi halimaw. Sinungaling! Kanina lang kasasabi mong halimaw ako. Kaya hindi mo ako binalikan. Paano kita paniniwalaan kung wad din naman ang iyong pangalan, Anton? Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Pangalan lang naman yun eh. Yung namagitan sa atin, totoo yun. Nagkukunwari lang ako na hindi kita mahal. Manloloko ka nga. Handa ka na bang mamatay? Ikaw ang pagbabayarin ko sa pagkamatay ng anak natin. Unti-unti ay nasaksihan ni Lando ang pagbabago ng anyo ni Azon. Umalingasaw ang isang napakabahong amoy. Ang magandang dalaga ay tinubuan ng makapal na balahibong kulay itim. Namula ang kanyang mga mata. Naging isang dambuhalang aso ang babaeng minsan niyang inibig. Kinatatakutan ng lalaki ang mahaba nitong pangil at matatalas na kuko. Isa kang ang aswang! Mabilis nitong dinamba ang natulalang lalaki. Napahiga ito sa lupa. Ngunit nang akma na niya itong kakagatin, ay umalingaw-ngaw sa paligid ang tili ng isang babae at ang pagpalaho ng iyak ng isang sanggol. Kitang-kita ni Lando ang pagngisi ng asawa. Azon! Huwag! Nakikiusap ako! Ako na lang! Ako na lang, huwag ang mag-ina ko! Kinagat nito sa braso si Lando at mabilis na inihagis sa kung saan. Nawala ng malay ang lalaki sa ginawang yun ng aswang. Hindi na alam ni Lando ang nangyari pagkatapos noon. Ngunit si Azon, nang marinig niya ang iyak ng sanggol, ay naamoy ang halimuyak ng bagong dugo at natakam siya dito. Bukas ang pinto. Pinasok niya ang loob ng tahanang yon. Nakita niyang wala ding malay ang babaeng nakahiga sa kama at duguan. Iyak ng iyak ang sanggol na lalaki. Kinuha niya yon at nilinis niya ng kanyang dila mga dugo na nakabalot sa sanggol. Siya naman paggising ni Isabella. Nakiusap ito sa nilalang na yon na may hawak ng kanyang anak. Subalit imbis na pakinggan siya ay kinigat niya ito sa liig na agad niyang ikinamatay. Mabilis na tumaka si Azon bit-bit ang sanggol. Nagpalipat-lipat siya sa mga kahoy at nagkukublinin sa mga dawag at damo upang walang makapansin sa kanyang pagbabalat kayo. Kinabukasan na magkaroon ng ulirat si Lando, napalilibutan siya ng mga taga-baryo. Masakit ang sugat niya sa braso, subalit hindi niya ininda yon lalo na nang maisip niya ang kalagayan ng kanyang mag-ina. May nakita na siyang ambulansya at sasakyan ng puninarya sa tapat ng bahay nila. Inilalabas mula sa kanilang bahay ang isang itim at mahabang bag. Sandali! Anong nangyari? Litong-lito si Lando habang palipat-lipat ng tingin sa mga tao. Patay na ang asawa mo! Hindi! Isabella! Anong nangyari sa kanya? May nakitang kagat sa kanyang leeg. Ano ba nangyari dito kagabi? Aswang! Inatake kami ng aswang! Sagot ni Lando. Nang mailibing ang asawa niya ay nagkasundo ang mga tao na tuntunin kung saan nakatira si Azon. Naganda sila ng mga sandata.
mga matutulis na sanga, itak, buntot pagi at iba pang pangontra sa aswang. Parang nauulit ang nakaraan. Papunta na ang mga galit na tao sa tahanan ng aswang. Pinungunahan ito ni Lando. Buo ang loob nito na mabawi kahit man lang ang bangkay ng anak. Hindi niya mapapatawad si Azon sa pagsira ng kanyang pamilya. Isinumpa nitong ipaghihiganti niya ang naging pagkamatay ng pinakamamahal niyang asawa. Mabilis ang naging pagkilos nila. Ilang sandali pa ay natagpuan nila ang isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan. Nagulat ang mga matatanda na sumama sapagkat sumariwa sa kanilang alaala ang nakaraan. Tinanong nila kung doon nga ba talaga ang bahay. Opo, ito ang bahay ni Azon. Ikinuwento ng mga ito kay Lando na napatay na nila ang aswang na naninirahan doon. Apo niya si Azon, ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa pagpatay niyo sa kanyang lola, ang pagsunog niyo sa kanilang kubo at ang paglimas niyo ng kanilang mga ari-arian. Natahimik ang lahat sa sinabing yun ni Lando. Azon! Lumabas ka dyan! Ibalik mo ang anak ko! Papatay kitang aswang ka! Isinusumpa ko! Pinasok nila ang kubo ngunit hindi nila nakita doon ang babae. Ang nakita lamang nila ay ang mga mababahong bulok at inuud na karne ng mga hayop na nakalatag sa mesa. Nagalugog sila sa pagbabakas sakali na matagpuan ang labi ng kanyang anak. Subalit, sawi sila. Hindi nila natagpuan ang mga hinahanap. Ibalik mo ang anak ko! Aso, nakikiusap ako sa'yo, parang awa mo na! Sigaw ng lalaki. Nagbabakas sakali na marinig yon ni Azon. Laylay ang kanilang mga balikat na bumalik ng baryo. Lumipas pa ang maraming taon. Matanda na rin si Lando. Nakasaklay ito at nakamasid sa palubog na araw sa kanluran. Muli ay isang araw na naman ang nakalipas at isang araw na naman ang nadagdag sa kanyang pangungulila sa minamahal na anak. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata kasabay ng pagbulong niya sa hangin. Patawarin mo ako, anak. Kasalanan ko ang lahat ng mga nangyari sa atin. Kasalanan ko. Hindi na nag-asawa pang muli ang lalaki. Hinihintay na lamang niya ang pagtaklob ng dilim sa kanyang buhay. Pinarusahan niya ang sarili at labis na nagsisi sa mga maling nagawa. Kung sana ay hindi niya pinakialaman ang puso ni Azon, hindi niya sana ito pinaasa sa salitang pagmamahal. Siguro ay tahimik at masaya silang magkakasama ng kanyang asawang si Isabella at ng kanilang anak. Mula ng tinangay ni Azon ang anak, ay pinili niyang magpatayo ng maliit na kubo sa paanan ng bundok. Sa paraang yun ay nararamdaman niya na malapit lamang sa kanya ang anak. Habang tinitingnan niya ang mga damo, ay nagulat siya nang may makitang tila may gumagalaw sa mga ito. Kinuha niya ang saklay at lumapit pa ng bagya sa may pinto. Inobserbahan niya ang pagkilos na yon. Kung mabangis na hayop yon, ay nais na rin niyang atakihin siya noon para matapos na ang kanyang paghihirap. Dahil pagod na rin siyang maghintay. Hindi niya alam kung makikita pa niya ulit ang anak. Ang sakit pala talaga gumasa sa wala. Patawarin mo rin sana ako, Azon. Sabi nito, sabay pahid ng kanyang mga luha. At sa muli niyang pagmulat ay nakita niya sa kanyang harapan ang isang pares ng tao. Isang matandang babae na may kasamang isang lalaki na sa palagay niya ay nasa 25 hanggang 30 anyos na. Ipinikit-pikit niya ang kanyang mga mata dahil hindi niya sigurado kung talagang totoo ang kanyang nakikita. Azon, ikaw na ba yan? Siya bang... Ngunit hindi siya sinagot ng matandang babae. Bagkos ay nakita niyang niyakap yon ng kasama niyang lalaki at umalis din sila kaagad. Hindi nila kinibo si Lando. Sa gubat, habang naglalakad ang dalawang nilalang na yon, ay panay ang pasasalamat ng lalaki sa babaeng kasama. Tinatawag niya yung ina.
labis ang naging pasasalamat nito dahil nabuo na daw ang kanyang pagkatao. Masaya siya na makilala ang kanyang tunay na ama. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay hindi niya tunay na ina si Azon. Ibang kwento ang palagi nitong sinasabi sa anak. Siya ang tunay na ina at si Lando ang tunay niyang ama. Ang pag-iibigan nila ay hindi pinapayagan dahil pinaniwala niyang iba silang mga nilalang. At ang mga tao ay kanila lamang pagkain at hindi kauri. Ang hindi alam ng mga tao sa baryo, sa matagal na pananahimik ng kinatatakutang aswang ay mas may matinding dilubyo na inihahanda ang mag-ina. Dahil naturuan na ni Azon ang anak na mamuhi sa mga tao at ituring lamang silang mga mabababang uri ng hayop. Tinuruan niya ito ng itim na mahika at balang araw sa tamang panahon ay ipapamana niya ang natatangi niyang yaman dito. At niyakap niya ang itim na libro, ang kanyang naging sandalan at naging kakampi noong mga oras na nalasap niya ang kanyang mga kabiguan. Pagdating nila sa bahay ay masayang pinagmamasdan ni Azon si Andong, ang batang minahal niya at itinuring na anak. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita sa anak ang mukha ng dating kasintahang si Lando dahil ang bata kamukhang kamukha ng kanyang ama. Kung naging mabuti lang sana ang tadhana sa kanya at naging tapat lang sana si Lando, maaaring hindi naging masamang aswang si Azon. Magiging iba kaya ang kapalaran niya kasama ang tunay na anak? Sumingkit ang mata na matanda. Tinawag niya ang anak at muli silang nagsindi ng itim na kandila. Wakas!